said unto them, Ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done in the, to the impotent man, by what means he is made whole? Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corners. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pamanguna. Maraming salamat po sa inyong Panginoong, sa aming Panginoong Jesus, Panginoon, na siya po ay, yung pangalan ay dakila, Panginoon, di lang yun ang lahat ng ginawa niya. Nawa, maintindihan po namin, lalo siya makilala sa aming mga pag-aaral, aming pagpatuloy na series na ito, Lord. Kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Good morning sa lahat ulit. Title po nito ay part 3 na po ito ng ating series. Actually, about Jesus Christ. No? Yung basics, kung naalala nyo, yung last natin, November pa eh. Pero ang series title po nun is, ano ba yun? Specifics about the Lord Jesus Christ. Ito parang sub-series kasi yung huli natin is yung The Name of Jesus. Okay, yung title nga is None Other Name. Wala nang ibang pangalan. So, balikan natin ng konti. Ano ba yung pangalan? Ito yung nagsasabi kung sino yung tao. Or baliktad. Yung tao, dinidescribe. Or para lang makilala, matukoy. Kasi nga, nung pag-usapan natin kanina yung Genesis, no? Konti lang yung tao daw. May pangalan na rin sila, di ba? Pero kung sila, may kinukwento dati si daddy, no? Hindi walang totoo. Minsan daw yung mga tao. Kasi pag konti lang kayo sa community, ewan kung totoo nga yung sasabi niya. Nasaan si ano? E ganyan daw. Ibig sabihin, may tatlong ano daw dito. Tsaka, nasaan ba si Tabak? Nasaan si Kulas? Nasaan si... Madali lang, di ba? Basta tinutukoy nung tawag na yon yung kung sino yung tinutukoy mo. Pero pag... Kaya ngayon nga, sa panahon natin, mga bata ngayon, ilan na ang pangalan, no? Nung anak ko, dalawa na kasi sa, ano daw, sa NBI, pag may kapangalan ka, tapos may loko-loko yung kapangalan mo, pababalikin ka na naman kasi, sino ba to? May kapangalan ko na rin, DM Sherwin, wala siguro kala, lalo naman si Stephen Amy yan, wala siguro kasama. Walang hits yan, no? Sino bang ano dito, common name? Jamie, saan yun? Hindi masyadong ano rin. Marian, napakaraming Marian. Ayan, so sinasabi lang natin yan kasi yung pangalan mo, ikaw yung tinutukoy nun. Ngayon, napaka-importante ng pangalan, pero may lesson din tayo na mas importante yung salita ng Diyos. Pero importante pa rin yung pangalan. So actually, kaya yung inaaral naman natin actually dito, lalo natin makilala si Jesus. No? So nakailang bagay na po tayo. Naalala niyo parang ano yung mga pangalan ng Panginoong Jesus? Yung mga title actually. Naalala niyo ba yon? Morning Star, natapos natin last time yung Morning Star, yung Messiah, and then, hanggang po na nga. And then yung una dun is, may ganito tayo. Ano lang maalala natin kasi medyo matagal na yun. Ano yung mga title na naalala nyo? Tapos na. Dami naman. Sige po. Ha? Ano yung mga title ni Jesus? Emmanuel. Ano ba yun? Son of God. Yung mga inaral lang natin. The Branch. Morning Star. Yung natapos natin last. Messiah. Bira. Hindi makita. Bread of Life. The Door. The... Marami yan eh.
the branch, the bread of life, ulit-ulit. The, yan. So, yung una po is, ayan. The branch nga, no? Number one is the branch. And then, chief cornerstone. Chief cornerstone. Siya yung pinaka-panulok ang bato. Siya yung pinag-uumpisa, no? Yung foundation. Foundation ng foundation. And then, yung pangatlo, yung master. And then, Messiah. Okay? And then, yung last nga is, yung morning star and messenger. Okay? So, sugo, pwede nang ganon. At siya yung pinadala. Pero ngayon naman, yung last na lang, ito naman tayo. Number one, the prophet. Okay? Ano yung prophet? So, maraming propeta. Kunwari, di ba si pag yun, the prophet, parang Muhammad agad yung itong Sunday Rose, alam niyo may Sunday Rose? O Muslim yun eh. Sikat sa Facebook. Parang ano, mga survey, dito mga trivia. Pero halata mo, Muslim eh. But anyway, yung sa mga, ano yung prophet? So, alam naman natin, kung titignan natin yung Bible natin, Old Testament po, ni isa yung sa malaking chunk, no? So, tinatawag po yung first five books, yan po yung first five books of Moses daw, pwedeng Torah, pwedeng Pentateuch, okay? Yung mga tawag dyan. Pero after nun, Joshua, Judges, Ruth, ang tawag doon is the conquest stage or yung arang history po yan, no? And then, 1 Samuel hanggang 2 Chronicles, yan po, history nila yan. And then, Ezra and Nehemiah, kasama pala dun sa history. And then, Esther. And then, Job and Son, nalinga, lagi ka nga ito. Hindi ko basa eh, no? Pwede ba tong list? Wala eh. Kailangan list, no? Anyway, so yung next, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs, yung tawag nila dyan ay wisdom books, no? And then Isaiah, hanggang matapos na, ito yung mga prophets na. Pero Isaiah hanggang sa Daniel, yan daw yung mga major prophets. And then Hosea, hanggang Malakay, napaka-iksi lang yung mga yan, kaya tawag is minor prophets. So, ano yung prophets? Sinabi yung prophet, ito yung mga sinugo ng Diyos. Ito yung nagsasabi sa tao kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yung mga preacher po yan. Pero hindi natin na ako, hindi ko tinutulad yung sarili ko dyan na kapantay ko sila, okay? Kasi nga, may sinabi rin na si Moses, there will come a prophet like unto me, yun po yung tawag dito prediction about Jesus. So obviously ang dami na nagdaang prophet, pero may ibang prophet, may sinasabi sila, is he the one, is he the prophet, ganun. So kasi hinahantay po nila yun nung pinangako sa kanila sa Deuteronomy. So pero still, so may iba-ibang level, si Jesus, si Moses, and then itong ibang prophet, and then yung mga preacher na ngayon. Okay? But still, kailangan maintindihan mo natin ano ba yung basic ibig sabihin ng prophet. Yan po ay tagapagsalita lang, no? Yung sinasabi ng Diyos ay sinasabi nila, pinapayag sa mga tao. Okay? So, isa yan sa mga title ni Jesus. So, yan ay napaka-importante. Kaya gusto ko sabihin, sa atin dito, ang, in a way, ang maganda sa atin, yun nga, mga, yan, katulad makikita si Jonel, di ko masyadong kilala yun eh. So, pero mga mapansin nyo sa mga Baptist, hindi masyadong ano yan. Madalas yan ang galing sa mga humble beginnings, kaya tawag. Hindi yung tipong parang mga ano, mga PhD, hindi ganyan eh. Hindi tayo ganyan eh.
So, kasi iniwala tayo, tulad na kita natin sa Bible din, sino ba yung makilala yung prophet? Yung iba, ano, si Abraham, sino ba? Mga humble beginning, mga ano lang yun eh. Nagpapastol lang eh. Si David, si Elijah na ano, katatapos ko ng Elijah eh. Ano si Elijah? Ganon din yun, mang farmer lang yun, di na freeze yun eh. Si Elijah. So yung mga tinatawag talaga ng Panginoon, nakita natin, dito yung tinataas ng tao. Okay? Kaya ako medyo ano si ano, hindi natin alam eh. Pero si Pastor John, magaling magsalita yun eh. Anyway, may style dyan eh. Okay, so ngayon, pero pinaka-prophet talaga si Jesus Christ. Kaya tuloy natin to, ano yung mga verses. Ang dami natin matutunan ngayon. Hindi ko alam kung matapos natin to. Sinabi dito sa Deuteronomy. So again, ito yung second law, no? Inuulit lang. Ito yung sinasabi ko kanina. Pangako ito ng Panginoon. Sinabi ni Moses. Ito yung sinabi sa mga Israel. Sabi niya, I will raise them up a prophet. So ang Diyos ang mag-raise. Ito yung unang point dyan. Ang mga propeta po, katulad ng mga pastor din. Again, hindi ko alam ba pastor ako dati. No? Pero paano nagkakaroon ng pastor, for example? Diba, ma'am, kay testimony mamaya si Junel. Kaya hindi ko nila sabi ko siya na mag-explain. Kasi pastor, ganun lang din. Member, ordinary member, nagsikap, nag-aral, bandang huli, siya na rin po yung nagtuturo. Ganun po yun. So again, hindi lahat tayo pastor, pero hindi pwedeng mawala yan. Amen? Dapat meron yan every generation. No, yung ibang church niya, napakadami mag-send naman. So, depende rin naman yun, ganong quality. Amen? Sa daya din, napansin ko, mabait yung mga tao dun. Kaya nga kahapon, kukwento wala sila, nakikinig lang ako. Nag-observe lang ako kasi yun ang gusto kong ano eh. Sa ministry, matuto ako. So, ino-observe ko sila, ano yung relationship nila, at ano yung mga, you know, tawa na. Yung mga kinapasta dyan, maraming joke yun eh. Anyway, so yun, so hindi pwedeng mawawala yan. Amen? Though, sabihin ko na sa inyo, kasi alam naman ni nila yun eh. Si pastor kasi, magpapaalam na. Di ba, alam nyo naman yun eh. Sinasabi niya nung huli, talagang arang dito daw siya tatagal. Kasi nararamdaman daw niya, parang antindi na nung sakit na nararamdaman niya. Kaya problema niya, katulad din ng maraming churches, yung gano'n, wala susunod. Sabi niya, sino susunod dito? Parang wala daw siya makita. Hindi mo alam kung walang karapat dapat o wala talaga or masyado lang mataas din yung expectation minsan, hindi natin alam. So pero, kung sinasabi natin dito, kaya lahat tayo, ngayon mga lalaki to, pero yung mga babae, kayo nanay eh. Kasi nag-uumpisa sa inyo, pag hindi kayo maayos, hindi yung tinetrain. Hindi makita sa atin yung pananampalataya, wala tayong mga re-raise na mga susunod generation, mga maayos na preacher. Tandaan nyo po yan. At ganun din yung lalo yung mga pasto. Bakit ang papasto? Yung nakita yung pasto ko, parang kawawa. So, ganun po yun eh. Kaya hindi nga madali. Pero itong pangako nito, again, dito basta-basta. Pag binasa nyo po yung Bible, ang dami din naman mga leader, makikita mo eh. Amen? Yung Ezra, Nehemiah, ang dami rin maayos eh. Daniel, Ezekiel, Isaiah. Pero ito yung pangako, si Jesus kayong pinaka-prophet. Kaya sabi dyan, pangako ng Diyos yan. So, again, apply lang sa atin. Mga ano din tayo, panghawakan din natin yung magtiwala tayo sa Diyos. Na, kaya nga tayo, ina-arrange natin natin church na in such a way na hindi magiging mahirap to. Ibig sabihin, dahil yung sabi sa inyo, yung sa atin, hindi maghahangad, totoo yung mag next na pastor dito, yung totoo, hindi yung, kaya siya magpapastor kasi meron siyang ano, gusto niya, madali yung buhay kasi, utos-utos lang, salisalita lang, pa-cute lang, patawa. Ang sarap ng buhay ng ganun. Kaya pastor na lang ako. Tapos sila nagtatrabaho, ako lang yung sa akin nila bibigyan pera. Parang ganun, di ganun. At hindi madali yan. Kaya nag-uumpisa po yan. Kung ikaw ay magiging lingkod ng Diyos, dapat kilala mo yung pinakalingkod ng Diyos, yung propetang ang Panginoong Jesus. Amen? So, yan yan. Kaya sabi dito, ito yung isa sa mga, ito yung perfect description actually, kasi ito yung unang ano natin, reference. Ano ba yung propeta? Ganito lang yan.
I will put my words in his mouth. Ganun po yun. Kung preacher ka, ang gagawin mo dito, hindi ka papakyut, hindi mo kontrolin yung tao dahil sa gusto mo lang. At marami nang gumagawa niya, kaya masira ulo dyan. Tulad ni Kabuloy. Karamihan yung post-teacher niya, tingnan mo yan. Yung tinatarget nila, yung kanilang, bakit nila ginagawa, yung ginagawa, sinasabi nila, ginasabi nila, para sariling pakapakanan. At malalaman mo naman niya, kasi yun nga exactly yung nangyayari. Amen. Kahit hindi na sinasabi ng salita ng Diyos, yun na sasabihin. Amen. Tapos pag tinasyon mo, iba, either hindi magsasagot sa tanong, o walang pakialam kung anong sinabi ng salita ng Diyos, napakalinaw naman. Amen. Amen. So yan yan. So kung nangangarap kayo, napakaganda po niya. Sabi sa 1 Timothy 3, sabi, he that desired to be an elder, desired a good thing. Maganda yun. Pero gawin mo yung sarili mong karapat-dapat. Amen? Yung salita ng Diyos, ilalagay daw niya sa kanyang bibig ng preacher, and he shall speak unto them all that I shall command him. Another point, dapat lahat. Problema ngayon, yung iba, nagpipreach naman, nagpipreach din ang tama. Ang problema, hindi lahat. Pinipili. Kasi yan po yung ano eh, yun yung masirap madalas. Kasi nalalaman natin at alam nung mga preacher talaga yan. Pag ikaw ay kahit konti pa lang, no, experience mo pa lang, no, isang taong ka pala nag-preach. Eh ako nga lang, di ko nga inaasahan na mangyayari sa akin to, kasi tinuturo sa Baptist, talagang sabihin mo yung sinasabi yung salita ng Diyos eh. Eh nung sinabi ko, sabi ba no, may pumuna agad. Sabi ba naman, ba't mo kailangan sabihin yun? Nasabihin ko. Hindi ka ako napagpaliwanag eh. Nasabihin ko. Tsaka yung mga, hindi ako believe sa mga ganyan eh. Kaya, kung may mag-preach sa inyo, ito lang siguraduhin mo. Sasabihin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Wala kang pakialam na ito. Basta alam mong totoo. Sabihin mo. Kasi iba dyan, misa napakagaling di mag-control. Ang galing na, alam mo na, negative. May way sila para mapahinto ka eh. Katulad nga nun, pwede kang pagkaisan, pag-uusapan ka dyan, ganyan doon, yun, ganyan. Ba't di mo sa akin sabihin, pag-usapan natin? May way up, pero dapat wala ang pakailan kasi yan ang prophet. Amen? Amen? At ganun ang ginawa ng Panginoon, nakita natin sa Bible. Kaya nga siya pinako sa krus eh. Hindi siya natagalan ng mga ng demonyo. Kahit walang masabi sa kanya, anong ginawa niya mali, wala nga siyang kasalanan eh. Chinalis siya pa nga eh. Who convinced me of your sin? Sabi niya, who convinced me of your sin? Who convinced me of sin? Ibig sabihin, Tagalog, sino mong nagsasabi sa'yo? Anong kasalanan ko? Parang sinali siya yun eh. Kung may mali siya, dapat sinabi na nila. So yun ang inspiration din natin ngayon. Amen? So again, tayo, may mga kasalanan tayo, pero meron pa rin tayong, ano mo, pastor eh, may kasalanan ka, paano yun? Pag sinabi mo, may kasalanan ka, di sabihin nila. Kasi ganito po yan. Parang kahit sa field, kuna, sa medicine, hindi mo naman sinasabing magaling ka sa mat lagi. Doon lang sa field na expert ka. At doon, may karapatan ka magsabi kung ano yung opinion mo. Again, di po pa rin sinabi na perfect ka. Pero still, may confidence ka na sabihin niya kasi yan ang finding ko, yan ang napag-aralan ko. Ganon din tayo. Hindi ibig sabihin perfect tayo. At pag iba, hinanapan ka ng perfection, di hanapan mo rin sila. Actually, minsan, hindi nga kailangan. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Amen? So yan, dami ko na sabi doon. So he shall speak unto them all. Natayo, ano yung mga ayaw iniiwasan ngayon ng mga preacher? Okay, yung kanina pinagsabi, mga bakla. Mabanat lang, masama yung bakla. Yun na yun. Hindi na kailangan natin ngayon. Amen? Amen. Ginagamitan nila tayo ng utak, lahat ng pwede nilang gamitin sa atin. Pati yung education system. So, kinakausap yung matataas niyan, bubulahin, magbabanta, hindi ko alam kung ano nangyayari dyan. Pero ganun katindi yung pagbabanta ng US, di ba? Kailangan dapat yung mga bakla tatanggap dito kasi ganyan, ganyan. Ako, kasi gagawa pa sila ng batas. So, ganun katindi yung labanan dyan, matindi. Tapos pag ikaw yung preacher, takot ka, nasabihan ka ng, oy, ba't di mo ginagalang to? Eh, tao din to. Di mo alam kasi sasabihin mo. Di mo inaaral kasi yung salita ng Diyos. Amen. So, gano'n yan eh. Aralin mo, manampalataya ka. Pag nakita mo malinaw, paniwalaan mo, i-preach mo. Amen? Amen?
Yun. So, ano pa yung mga iniwasan ng maraming preacher? Pag controversial, Calvinism, eh, yung kaibigan kong ginagalang na pasto, Calvinist yan. Tulip yan, iba naman, tulip. Ganun-ganun pa, si Abante, tulip daw. Hindi naman ako tulip eh, tulip. Iniba lang ng konti, ganun din. Kasi magkakasama yun eh. Di ba pwedeng sabihin, kung naniwala ka doon sa isa, isa ang pinutunta nun. Ang Diyos na namimili daw yung pupunta sa langit, sa impyerno. Mali yun. Ano pa? Iniiwasan nila. Basically, lahat ang in-emphasize natin. Di ba? Ano pa? Soul winning. Di ba? Mag-give ng, magbibigay rin niya ng lip service na tinatawag nila. Anong soul winning kami? Gano'ng kadalas? Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huli. Ang tagal na nun. Ano pa iniiwasan? Yung mga doktrina, end times, ano pa? Ano pa? Isa, sa pera din. Ano pa usapan niya? Basta magbibigay. Ano ba? Worldliness, may mga ano, kahit siya sa palda, minsan iniiwasan na rin yan eh. Magtatabaho yung babae, mga ganyan ba? Iwasan na yan, ano pa? Lalaki yung leader. In a way, sa Baptist, nananatili pa yan kahit pa ano. Pero sa iba, wala na. Pare nila, hindi na ano, yung aking Duolingo. Sabagi, si Raul yung Duolingo eh. Pati bakla, inaano eh. His husband. Ano ba to? Kaya madalas, minamali ko talaga eh. Tapos yung isa naman, yun nga, babae, pare. Ang dami yung gagawin example, babaeng pare pa. Mga loko-loko na. Ano pa iniiwasan nila? Basically, lahat ng magpapahamak sa kanila. Pag maraming mga galit, ayaw na. Ang mga politiko. So, hindi yan tunay na propeta ng Diyos. Amen? Pag propeta, sabihin mo, ano ba sinabi ng Diyos? Alamin mo, siguraduhin mo, parang palatayang preach mo. Lahat, ha? Lahat. Nipipili. Pag namili ka, ganun na rin yun. Nag-compromise ka na rin. Kaya yan ang Panginoong Jesus. Lahat, sinabi niya. At ang, as a result, ang ganda naman, maraming nanagalit sa kanya, pero maraming naligtas at pinagpala. No? So, move on tayo sa next. Ito po sabi naman sa New Testament na po ito. Ito na yung fulfillment, no? So, sabi dyan, e, basa niyo pa, ready, go. The multitude said, "This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee." Okay, baka mayroon lang kasing duda, no? Prophet talaga siya. Si Messiah, messenger, na mag-isama natin, di ba? Yung prophet siya, nag-preach siya as in. Okay, at ang another gusto kong bigyan din dito, nalalang si Elijah, the, ano yun? The Tishbite. Elisha, the son of, nakalimutan ko. Lagi may ina-associate sa kanyang lugar kasi dun siya naka-stay. Yung may mga style ngayon yung mga iba, evangelist ang tawag, pero hindi na evangelist eh. Ang evangelist talaga tayo, ganun. Ito, evangelist din si pastor nyo eh. Preacher ka pa, soul winner ka pa. Yun din yun. Ngayon, binabago po na iba yan. Yung ibang ayaw magpastor kasi ang hirap magpastor. Madali pag ikaw ay mga mapera ka, tapos may mga gusto po sa'yo at maraming bolero ka kasi. Ginagawa ng iba, hindi lang papastor, ginagawa nila, pa-preach-preach doon, pa-preach-preach doon, pa-preach-preach doon. Tapos, mag-set up ng mga ano, tapos mapapasikan na lang, galing talaga ni Billy Graham. Ngayon, ginagaya ng anak niya. Si Franklin Graham. Okay, ako, mahilig ako sa Graham, pero itong Graham na to, hindi ko gusto eh. Benta yun ah. Kota na ako. So, yung inaaral ko yung anong yan, kasi yung anak daw niya eh, anti-homo din daw. Kaso nung in-interview, napakahina naman eh. Hindi yun ang ginawa na yun. So, alam na namin yun eh. I-preach mo naman yung ibang bahagi, katulad ng sodomites. Yan, mga pinatay ni Asa yung sodomites. Yun. Ba't di mo isabihin yun? Pati yung anak niya, Jehoshaphat, gano'n, may natira pang bakla, pinatay din, no? Ba't di mo preach yun? Ang ihina nyo, kayo may malaking platform dyan, eh. Men?
So ganun po yung kaya yung mga prophet po. Kasi iba, kaya ito, kaya gusto nila ganun, malawak ang impluensya. Malaki din ang kita nung kasi. Pero tayo, importante yung meron tayong saliring lugar. Andiyan ka lang. Okay, kasi hindi mo naman madi-disciple talaga yung mga yan ng pa, ano-ano ka lang Billy Graham, ang tawag nila dyan, Crusade pa, alam mo yung crusade? Mga Catholic yun, pinatay rin nila yung mga Muslim eh. Talo nga sila bandang muli. Kung alam mo history, hindi mo magamitin yun eh. Kahit mga Baptist ngayon, crusade. Miracle crusade. Tumati, di ba lang inaaral yung history eh. Pag ano ka, talagang prophet ka, hindi ka, okay ka kung nakikinig si Jeremiah din po sa Isaiah, nag-preach din sa ibang lugar. Pero bumalik siya sa lugar niya kasi doon siya naka-designate eh. At yung iba naman, yung mga di ako puntahan, pinapuntahan niya kay Baruch, mag-send siya, sinulat, kaya nakilala na siya ng Babylon eh. So gusto ko sabihin dito, yan, si Jesus nga, nakontento doon sa lugar niya. Bakit? Kasi doon lang siya eh. Later, yung mga disipulo niya, yung kakala sa buong mundo. Amen? Kaya tayo ganun dito, hindi ako na insecure sa mga paandaran ngayon, mga Baptist na mga sabi natin, big time, big shot. Pag ako na ano na mga conference, ganun ang mga usapan eh. Itong kaya si Junel, pag-pray natin, amen? Itong pag-pray natin mga new generation, amen? Hindi tayo gagayan sa mga, kung meron silang nabigay na tama, absorb natin, amen? Amen. Pag mali, hindi natin gagalangin dahil matandang pastor kahit pa. Ah, tapos ko lang din sa matatandang kanalan yung sa yung prophet sa ano sa Israel. Ang tapang niya sana eh. Kaso may old prophet in-influensyaan yung man of God. Naalala mo yung pinatay ng leon? Compromiser kasi. Ganda ng kwento niya. Kaya hindi, napasalamat tayo sa mga matandang pastor. Amen. Kung nagtulong sila, salamat po. Pero pag may mali sila. Napag-pray natin. Yung bagong generation, sumunod talaga sa Diyos. Amen. Totoong mga propeta at preacher. Then 46, dito sinabi rin, lahat to may point eh. About Jesus pa rin, sabi dito, but, pakibasa po, ready, go. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet. Okay, ano yan? So si Jesus, alam niyo nung gano'ng kasi tapang ito, sinabi lang dito, again, kinukonta siya ng mga Pharisee. So itong mga Pharisee, nung time nila, malaki yung hatak niya, impluensya. Anong gagawin mo pag gano'n? Kung mali talaga, anong gagawin mo? Patuloy na ginawa ni Jesus. Pero ang point ko dito, so alam natin prophet siya, pero yung gusto ko yung point dito, ano daw? May protection pa lang Diyos eh. Alam nyo ba yan? Pag kayo ay, katulad yan, kaya natin binobroadcast eh. May sinungaling dyan na magsasabi itong tinuro na yung Pastor Ace eh. Tingnan ko nga. Kasi naman sabi ko naka-record dyan. At ako dito, wala nga akong ano ngayon eh. Ano sa... Ibig sabihin, kung yung tinuro ko, papanindigan ko yan. Kasi nasa Bible naman yan. Ngayon, gusto ko sabihin dito, para sa mga sabihin, Pastor, nakakatakot kasi... Parang may nabalitaan nga ako dito kasi hindi naman inayos. Pero ang kinakatakot minsan natin, yung ano, yung tayo ay pag-initan, and then, pag pinag-initan ka, baka mapatay ako or something, mapahamak. Well, may pangako ng Diyos. At makikita natin actually dito, isa doon ay, you know, gusto na siyang saktan. Pero una, yung panahon kasi ito, hindi pa siya inalaw ng Diyos na masaktan. Pero ito yung sabi, natakot sila. Gusto nilang saktan, matagal na si Jesus. Eh, ba't nila ginawa? Eh, sabi dyan, sila yung takot. Okay ba yun? Sino matakot? Yung mga, ako matakot ba sa mga teacher nyo, principal nyo, gobyerno, kay Duterte? Sila dapat matakot. Bakit ba sumad ka na? Magaling ba si Basto? Wala kang ano eh. Utang ka nga eh. Late ng church nyo eh. Pero pag nasa totoo ka, dito lang naman ako matapang, hindi naman ako sa ibang bagay matapang, men. Hindi naman ako naghahamon ng ano eh, payamanan or something eh. Si Jesus, ganun din, nung panahon na to, wala naman siya eh. Worldly speaking, wala siya eh. Pero bakit takot sa kanya yung mga tao, si Jesus yan eh. Nung panahon na yon, hindi pa nila alam yon. Hindi pa ginamit ng Diyos yung ganung kapangyarihan. Pero bakit sila takot?
At ito, pwede natin itong i-take advantage. Lahat tayo. Bakit sila dapat takot? Kasi, pag totoong propeta, kaalam ng tao yan. Hindi ko nga, basta yung katulad ni Buloy. Wala nang takot dun eh. Takot dun yung mga member niya lang na brainwash niya. Pero, ito po kahit mga unbeliever, takot yan kay Jesus sa totoong lingkod ng Diyos. Alam niyo ba, ako na-observan ko po yan. Eh, wala naman akong ano, pero ba't takot itong mga to? Kahit yung mga minsan, yung kahit mga pastor, alam nilang mali sila. Hindi yan nasabihin, pastor, ito yung mali, ano tinuturo mo? Ito yung, naghahantay ako hanggang ngayon. Walang gaganong kasi alam nila, ramdam nila yan. Iniiwasan mo nga yung topic eh. Ibig sabihin nun, inwardly alam mo yun, may mali ka. So, ganun nangyari kay Jesus. Hindi siya takot kasi ang protection ng Diyos, pag pinapublic mo, tsaka by the way, pwede mong pagkuha ng aral to. Alam nyo ba yung power of the media? At pinag-aralan nyo po yan. Salamat again sa mga, doon inabuso din nila. Pero, pag pinag-aralan mo yan, bakit sila may kapangyarihan minsan na minsan takot yung mga politiko sa kanila, di ba? Lalo pag tunay sila. Pero ngayon kasi halo na yan eh. May gusto bang mag-journalism dito? Sana totoo kayo, ha? Okay din yan. Ibig sabihin niya, may kapangyarihan kang tanongin yung ano. Kasi hindi naman tayo lahat pwedeng itong magtanong kay Duterte or something, eh. So kaya sila, binibigyan silang karapatan, protektado po yan ng Constitution. Hindi, walang pwede magsabing, oh, eh, yung tinatanong ako, ako presidente. Presidente ka lang, 6 years ka nga lang, eh. May kapangyarihan po tayo malaman, ang dapat natin malaman. At kaya ang lesson dyan, dito din nila kinuha yun, alam nyo ba yun? Kasi pag pinapublic mo pala yung statement mo, tinuturo mo, may automatic yan, yung mga tao, alam nila din yung tama eh. Sila yung ang matatakot, yung mga gumagawa ng kalokohan. Tandaan nyo yan. Kaya wala lang dito si Rain eh. Pero ganun yung pag alam ng mga tao kasi yung tama, hindi mo rin kailangan minsan depensa yung sarili mo eh. Sila nung tatanong, oh, ba't ginulpi si ano? Anong ginawa nun? Nag-preach. Nako, nagulpi ka ngayon, pero yung pangalan mo, may kilala yan. Lalo kang may kilala niya, lalo pag tapat ka sa Diyos, huwag ka namang magbabackout, yun ang problema sa iba eh. Nagulpi ngayon, bumackout na, nagsira. Kaya yung mga pastor naman din, medyo naghirap, nag-preach ang tama dati, naghirap, hindi nakinig yung tao, nagsawa agad, di nagtiwala sa Diyos, bandang huli, nag-compromise na lang, ano bang magandang, ano bang gusto yung gospel, ano bang gusto yung pakinggan. Ay, nag-preach ka ng ano eh, pastor, kaya sila umalis sa church nyo, kasi ito yung sinabi mo, o sige, iwasan ko na next time yun. Baligtad, dapat nga, lalo mo, sila yung expose mo, kunwari, may umalis dito, kunwari si Brother Jesus, umalis dito. Ano, kunwari, na hindi nagustuhan ni Brother, kunwari, ano, kahit ano, kunwari sa mga bakla, kunwari si Jared naging bakla. Posible naman yun. Pero kunwari lang. Oh. Ay, kaya ano, umalis siyang pastor kasi ano daw eh, tinitira mo yung anak niya eh. Lalo ko pa sila, yun ang style doon, lalo mong sabihin yun. Kasi parang walang gumaya dito, lalong walang matakot sa ganong klase na style. Yun ang minsan kulang sa mga pastor eh, lalo sila natakot, tumiklop ba. So, ganyan po yan. I-broadcast mo, makikita lang dito, number one pa lang tayo. So, ang ginawa ni Jesus, kasi ganun nga siya, alam nila. Kaya nga bandang huli, nung nalari last time, yung papatay na siya, sabi pa, man, okay. Ang tagal ko nagpipresya ako sa labas, ngayon niyo ako hulihin. Tagal nang alam yan eh. Yan. Kaya yan ang point natin dito. Kung totoong propeta ka, sabihin mo sa lahat, puprotektahan ka ng Diyos, even mga tao. Kasi alam nila, wala kang ginawang masama. Maawa pa sa iyan, tutulungan ka pa niyan. Kahit wala kami isang kapit, ang kapit mo, lahat. Ang Panginoon ang kami mo. Amen? Amen. Yun yun. Tsaka ramdam ko rin niya, pag nag-soul winning tayo, ganun niya, kahit minsan yung iba dyan, nagloloko. Maramdam mo yung iba, huwag mong lokohin. Bayaan mo, di ba? Masin niya ba yun? Tumatakot. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Next, 6:15 ng Mark. May basa po, ready, go. Others said that it is Elias, and others said that it is a prophet, or as one of the prophets. Okay, so sino tinutukoy dito?
si Jesus, no? So kasi si John the Baptist pinatay na. Eh si John the Baptist, yung preaching niya pareho-pareho kay Jesus. Ganun dapat ang mga prophet. Kaya nga sabi niya, tante, pinatay ko na yun, ha? Yan ang utak niya, makakala nila, pag pinatay nila yung lingkod ng Diyos, wala na, kasi patay na eh. Eh kaso nagtuturo yan. At ang Diyos din, ang mismo, sabi kanina, di ba, I will raise him up, a prophet. So ganyan po yan. Itong napansin ko rin, mga Baptist, mga tapat yung dati. Pero napansin ko rin, ganyan ginagawa nila, may mga association, iyaano ka nila, babansagan ka nila. Tapos pag binansag, kala nila, mahihinto ka na. Ako, lalo akong ginagana pag ganun eh. At yung mga bata rin, makikita nila yan. Ba't ang pinag-uusapan? Ganyan. Lalo ka rin susikat ngayon. Alam nyo ba yun? Kaya sabi niya, bakit nga ba? Ito kasi sinabi niya eh. Alam nyo ba yung ganyang style? Kahit pag siniraan ka, lalo kang, yung mga taong ordinaryo, lalong bakit nga ba? Lalo yung mga, tataka yun. Lalo ka nilang babasahin ngayon. Ano nga ba tinuturo niya? Kaya dapat patuloy ka lang habang marami bumabalse. Again, basta sigurado ka sa sabi ng salita ng Diyos yun. Kaya ganito yan. Kasi si Jesus, pareho-pareho yung preaching niya. Kay Elijah din, by the way, no? Kaya nabanggit si Elijah dito. Eh, ganun din si Elijah. Ganun din si John the Baptist. Kaya ngayon, sabi dito, and others said, that is a prophet or as one of the... Ganun ang preacher. Amen? Amen. Na-associate sila. Hindi sila pinagkakamalan ng businessman niya si pastor eh, kasi magaling yan sa business eh. Magaling mong ano yan ng tao. Ganun mong prophet? Hindi ganun. Nakita natin dito, kinaasaran sila. Pareho silang kinaasaran, pareho silang kinatakutan din. At hindi basta ang tao, mga katulad ni Herod, mga may mga posisyon. Amen? Amen. Ganyan ang prophet. Ganyan ang Panginoon. Yan ang ating next. Dami nito. Nabasa niyo po ulit. Ready, go. There came a fear on all, and they glorified God, saying, that a great prophet is risen up among us, and that God has visited his people. Okay, so anong tagpo to? Again, Panginoong Jesus pa rin, pero may namatay, ginawa niya, binuhay niya. So hindi yung pangkaraniwan, miracle. Pero ang prophet pala, napansin ko rin po to, no, kasi yung tanong din na Pastor Daddy, sino maniniwala sa akin? Yung tanong niya na sarili niya eh. So yung bago kasi, hindi ko alam din yung way, nag-observe lang ako, inaalala ko lang. So paano nga may naniniwala sa'yo? Una, paano nga yun, di ba? So, ano, paano man naniniwala ang isang tao sa isang tao? Ang gusto kong balikan yung mga lesson namin dati. Isa-isa lang yan, amen? So, kaya naniniwala ako noon, may nakilala ako dito. Naniniwala ako siya kasi may ginawa siyang tama, totoo siya, paulit-ulit. Oo, oh, lahat ang sinasabi niya, pinapanitigan niya, totoo. Pinapanitigan na tinatayuan niya. Pag yung isang tao, ito yung sinabi niya, ito yung nangyari, naniniwala ka ba doon? Iba yung sinasabi niya, iba yung nangyayari. So, isa sa mga, doon dito kasi medyo, again, ano to eh, miracle eh. So, ginawa niya, kakaibang bagay, patay, binuhay. May sabi lang niya dito, and they glorified, and muna, and they fear, and there came a fear on all. Bakit natatakot? Kasi ganito nga po yan. Itong mga to, kaya walang takot minsan, nabanggit nga nila Brad, walang takot yung mga tao. Kasi hindi nila alam. Para mga bata, minsan yung anak ko, umaakit niya ng kung saan-saan. Kasi ang sarap umakit ng taas ko. Pero hindi niya pa alam na, hindi niya pa alam na bukulan siya. Pero once na mabukulan yan, hindi na agad yan, mag-iisip na yan bago umakit ng kung saan-saan. Diba? Tumakbo ng mabilis. So, ganun din tayo ngayon. Anong, kaya ang preacher ngayon, anong gagawin mo? Sabihin mo sa kanila na malinaw ngayon, hindi pa nila na-experience. Kung malandi ka, ganito mangyayari sa'yo. Hindi naman ata. O sige, ganito yan. Ganito. Eh, nangyayari or na-observe niya sa iba. Unti-unti, ay, totoo pala sinabi ng pastor. Paano niya nalaman yun? Unti-unti yan. Hindi ko kailangan bumuhay ng patay dito. Amen? Kung matalino kayo, ha? And then, ano pa? So, matatakot yan.
yung sinabi ni Pastor, naging totoo dito sa taong to, naging totoo rin sa akin, eksakto, paano nyo nalaman yun? So magkakaroon siya idea, ang tao pala, hindi lang tayo-tayo, observe, ang alam ko ngayon, yun lang ang malalaman ko. Hindi, may mga bagay na pwede mo malaman ngayon na maaaring hindi mo malaman ngayon kasi pag wala nagsabi sa'yo, pero may nagsabi sa'yo, pwede mo malaman at warning yun sa'yo. At kung matalino ka nga, kung alam nung tao na yon yung mangyayari at alam niya yung sinasabi ng Diyos, ngayon, patuloy siya nag-preach, nagwa-warning, anong gagawin mo? Hindi na ikaw, okay lang palang gawin yan, okay yung bakla, okay lang yung fornicate, okay lang yan. Pag natakot ka na magkakaroon ka ng pangunawa, and then magkakaroon ka ng takot, yun ang nangyari dito eh. Kasi kala nila wala yan, mga Hudyo, mga ano lang yan, puro ceremonials lang yan eh. Kasi tagal na nilang hindi nakakita ng katulad ni Jesus at ni John the Baptist. So nung nakita nila, ay pambihiran, iba na to, hindi na to katulad ng dati. Kaya nagkaroon silang takot, at again, hindi laging masama ang takot. Pag tamang takot yan, maganda yan, lalo sa Diyos. Amen? Kaya sabi ito, bandang huli, nung nagkaroon silang takot, and then, they glorified God. Ang tao minsan, pag walang tao, pag walang takot, I mean, kahit sa magulang mo, di ba, hindi mo pinapalo, walang takot sa'yo ngayon. At least, mahal niya ako, kala mo lang yun. Pag pinalo mo yan, may takot sa'yo, bandang huli, pupuri, paano ka pupurihin? Tinakot, pinalo mo nga eh. Kasi pag natuto nga siya eh. Katulad nun, ha? Pag natuto siya, ano ito, yung mga bata dito, nakita mo, kumpara mo, yan, mag-high school kayo, college, may kita yung pagkakaiba nyo sa iba. Amen. Ba't sira ang ulo to? Ba't malamura to? Bakit walang pakialam to sa ibang tao? Kasi iba yung training niya. Iba dito. Amen. So ngayon, anong gagawin mo kung matalino ka? Alam mo yun, kaya ka nagtino, pinalo ka, tinuruan ka. Magpupuri ka sa Diyos, salamat sa Diyos. Ako pala ay naturuan nun ngayon. Ma-appreciate mo yung tatay mo, bakit niya pinapalo. Amen. Pag nakakita ka sira ulo dyan sa labas, at nakulong, bata pa, nabuntis, ganyan, nasira buhay. Kukumpare mo yung sarili mo, magpupuri ka sa Diyos. Amen? Amen. And, dito, di mo wala yung role nung propeta. Amen? Iba kasi ang problema sa iba, yung magpupuri sa Diyos, nakakalimutan na yung ginamit ng Diyos. Ano yun? Tao ka rin, tao rin siya. Nung una, natuto lang siya, pero sumunod siya sa Diyos, i-acknowledge mo naman. Kaya dito, ang ganda, sabi nyo, that a great prophet is risen up among us. Amen. So ngayon, yung iba naman, ibang prophet nang galing kung asa, imported. Maganda ba yung mag-import tayo ng preacher? Okay din, pero mas maganda kung dito man galing. Imagine mo dito, kunwari, mamatay si pastor, tapos, ay, so tayo ko ng pastor, wala. Eh, hanap tayo doon. Ang daming gano'n sa Facebook. Lalo mga Amerikano. Sabi, padala nyo na kayong pastor dito, bahala kayo dyan. Alam nyo, ganun kadali yun. Baka hindi kasi kayo nagtapat dyan. Ano, wala bang bata dyan? Walang lalaki dyan? Bahala kayo, misan, ganun ang ano ko sa mga ganyan eh. Hindi kasi yung nagtapat as a church, dapat magtapat kayo, hindi lang yung... Kaya misin, natawang naawa ako, bahala kayo dyan, yaman nyo. Ha? Sige, tingnan natin mangyayari dyan, para kasi Solomon. Sabi ni Solomon, yaman ko, ang laki ng temple, ang laki ng bahay ko, pati yung kirida ko, yung ano doon, yung Egyptian, may sariling bahay yun. Eh, namatay siya, ano mangyayari doon? Kaya, yan ha. So, again, ang point ko dito, again, i-apply natin sa sarili natin. Amen? Dami ng lalaki natin dito. Amen. Mangarap kayo, amen? Na pag kayo tinawag ng Diyos, una, yung tao magkakaroon ng takot sa Diyos. And then, they will glorify God. Hindi yung puro, parang Hillsong na, puri, hindi pumupuri sa Diyos yun. Ano yun? Parang mga, ano yun? Mga addict yun na, dinadala na ng spirito ng Satanas, ganyan-ganyan pa. Kung spirito ng Diyos na nungunas sa'yo, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Ano ginagawa ng mga revive? Hindi lang po kwanta-kanta soul winning yun. Pag-revive yun, soul winning yun. Madalas. Okay yung kantahan, ginagawa rin natin yan, pero pag di nag-soul win, di revive yun. Amen? Amen? So, great prophet is risen up among us and that God hath visited his people.
Paulit-ulit po yan sa Old Testament, pero dalawa po yan, pag binisita ka, nilagi maganda yun. Anong ginawa sa'yo? Pero ang idea kasi dito, yung context dito, parang hindi na sila binibisita ng Diyos eh. Eh, sino dito hindi ka na may bisita na? Eh, pag bisita, kung dito na mga ilagi, okay din yan. Di ba? Hindi ko na kailangan bisitahin. Pag binibisita ka na, either may blessing, pwede rin ganun, di ba? Parang yun, kahapon, nandun kami, sa kapatid. Hindi ko alam kung gano'n ka, ano. But anyway, napasama lang, driver lang ako kahapon eh. Binigyan ko lang si pastor ng ano, pabor. Amen? Amen! Isa pa! Ang dami pa. Teka, teka. 7:16, no? 30 naman. Sabi dito, eh basa, ready, go. And he said unto them, go ye and tell that fox, behold, I cast out devils, and I do curse today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Nevertheless, I must walk today and tomorrow, and the day following, for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem. Ayun. So, ano yun? Nung bago ako, hindi ko maintindihan ito. Pero sa dami ng aking binabasa, may mga mali, may mga tamang interpretation. Simple lang eh. Take it at face value. Ano yung sabihin nung sumalinaw na prophet si Jesus? Amen? Ang tinutukoy niya dyan, sarili niya. Okay? So by the way, yung context pala nito, tingnan nyo, napansin nyo ba, ito yung sinabi niyang fox si, ano eh, si Herod. Ito, sabi siya dito, get thee out and depart thee for Herod will kill thee. Okay? So pinagbabantaan siya, uy, papatayin ka ni Mayor, o ni, ano, Duterte, sinasabihan mo ha. Kasi naiisip ko rin yun eh. Ewan, sinasabi ko lang yung sinasabi ko kasi para sa inyo rin, para alam nyo. Amen? Hindi kayo mga respected person. Kaya yan si Abante. Napag-usapan din namin kahapon. Kasi parang yung mga kilala ni ano, mayayama talaga. Basta nadigit kay Abante. Alam pa kayo lang eh. Iyo ko sa kanya eh. Amen? Iyo ko sa ginagawa niya. Kasi nasabi ko yun. Hindi ko lang siya binabasa sa ibang bagay. Pero dun lang sa talagang dapat. Ganon din kay Duterte, di ba? Sabihin, Pastor, huwag yung sabihin niya na lingkod yan ng ano eh. Di ba? Mayor yan eh. May sinabi rin actually sa Bible na thou shall not ano ba yun? Nakalimutan yung term. Sinabi rin ni Paul yun eh. Basta yung leader of thy people, huwag mo lang sasabihin na masama, parang ganun. Kaya nagsisi si Paul no, sinabihan niyang whited wool si ano, yung high priest. But anyway, ito si Jesus na to. Sabi niya, tell that fox! Sino ditong sabihan yung gusto niyo sabihan kayo ng fox? Ano yung fox? Mga aso yan eh. Kinakain yan. Mga predator yan. Yun ang fox. Gusto mo sabihan ka ng gano'n. Ba't sinabi ni Jesus yun? Kasi kailangan. Yun ang totoo eh. Alam niya eh. At alam din natin mga leader na yan. Mayabang lang ngayon yan. Kasi yung sistema gumagana sa kanila. Sa kasalukuyan. Kaya sabi dito, papatayin ka ni Herod. Hindi siya takot eh. Ganun ang prophet. Amen? Pero, yung sinabi niya bandang huli dyan, alam na niya pwede mangyari yun. Kaya sabi niya, for it cannot be that a prophet perish out of Israel. Ibig sabihin, talagang mamamatay. Kung mamamatay ako, ganun talaga yun. Parang sinasabi yun ang ginasabi niya. Nakuha niyo ba? Sabi, ulitin ko lang sa 33, sabi niya, nevertheless, I may walk, as my walk today. Okay, buhay pa ako, hindi pa ako patay. Gagawin ko yung dapat kong gawin. Kasi kung mamatay ako, di mamatay ako. Yun lang yun, parang ano din, root, tuloy. Esther, no? But anyway, so ganun po yan. Dapat ganun. Kaya naalala ko din ako in ordain. Nakakatawa naman si Pastor Padua, no? Sabi niya, dapat pag pastor ka, patay kong patay. Amen. Ibig sabihin, hindi ko nga patay. Ha? Ibig sabihin, kung na eh, kung eh. Parang Panginoon is gano'n. Nung may panahon pa siya, inaalaw siya ng Diyos na mabuhay, gawin niya yung dapat niyang gawin. Pero kung mamamatay siya, hindi patay. Inalaw ng Diyos eh. Langit ka naman, anong reklamo mo? Gusto nga natin dun eh. Amen? Gusto, huwag mo na mag-aasawa. Ikaw yun.
Pero later, makukuha mo rin yan. At hindi mo makukuha yan kung di ka nakikinig, di ka nagtitiwala at wala nag-preach. Amen? Yun ang preacher, yung prophet. Amen? Amen. Next. 24:19. Sana na ako. Iniisa-isa lang po natin yung mga mention and then may mga point dun. Ano ang prophet? Ako na lang muna. And he said unto them, what things? Ito yung namatay na siya, nabuhay na siya magmuli. Okay? So ngayon, pinag-uusapan siya, hindi pa rin lubos na nalalaman ng mga disipulo. Ano nangyari? Pwede sabi niya, nung kinausap niya ngayon yung dalawa, ito yung road to Emmaus, no? Emmaus. So may dalawang disipulo, pinakalanan ito ng isang, ano, nakalimutan ko yung isang pangalan. Basta nag-uusap sila, malungkot sila, kasi namatay si Jesus. Eh di sinamahan sila ni Jesus, buhay na siya. Ano pinagkukwentuhan niyo dyan? Hindi mo ba alam? Eh, siya nga may alam eh. Kaya sabi niyo dyan, anong sinasabi niyo? And what things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. At yun nga, pinatay siya. So, pero ang gusto ko lang bigyan na din again, sir, ay prophet. Amen? Hindi siya basta, nung pumunta siya, siya ay Jesus na mag-establish ako ng religion. Amen? Ako yung Diyos eh. Hindi lang religion, ang grupo lang yung ganyan yung iba, minamaliit nila eh. Siya ang Diyos. Pero gusto kong bigyan again, siya ay prophet and mighty in deed and word. Amen. Isipin, kilala mo talaga kasi may ginawa siya, may ginawa siya, kung pinatay man siya. Kasi kaya may ginawa siya, yung iba kaya hindi napapatay, hindi napersecute, walang ginagawa eh. Go with the flow lang. Alam niyo ba yun? Go with the flow. Ay, bawal daw tayo. Ano, may COVID daw. Ano sabi ng gobyerno? Eh, syempre, wala mo ng church. Ah, sige po. Ay, naman na yung mga, ano, alam mo na, sunurin tayo, di ba? Eh, sabi niya, wag mag-church. Eh, di wag mag-church. No, medyo lumuluwag na, may face mask na. Sige, mag-ano kayo, pero may face mask. Nag-preach, may face mask na, may pang shield. Hindi na kita maintindihan, basta okay lang. Kasi, alam niya yung virus, alam niya naman. Lalong wala soul winning. Matagal lang ako sa wala soul winning. Wala nang babaguhin. Pero minsan ganun, kailangan mong mag-oppose pag mali sila. Amen? Kaya bandang uli, siya'y kinagalitan. Amen? Amen? Mighty indeed. Alam nila ginawa ni Jesus. Amen. At hindi lang ginawa, sinabi. Ganun po yan. Actually, again, hindi tayo puro sabi-sabi, salita, may ginagawa. Pero minsan magkaano yun, lalo sa atin. Magkasama yan. Ano ba ginagawa natin? Sinasabi natin. Yung sinasabi natin, dapat ginagawa natin, ginagawa natin, dapat sinasabi natin. At malinaw. Yan ang prophet. Next. Diyan na tayo. Patapos na tayo. So, Jesus is the prophet. At huwag kayong, ano, huwag nating, ano ba prophet? At tingnan nga sa dictionary. Walang mali yan. Tingnan mo sa Bible. Okay, basa. Ready, go. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Ito yung woman in the well. Sikat na sikat din po, no? So, yun yung sinabi rin niya na yung sasamba sa Panginoon ay dapat spiritual katotohanan. Of course, yung may limang husband. So, ano yung point natin dito? Yung sinabi sa kanya ng woman na I perceive that thou art a prophet. Ganito po. Kaya ako, pansinin nyo, ako hindi kinalagay sa Facebook ko, Pastor Ace. Di ba? Pakilala. Ako pala si Pastor Ace. Pag nag-soul winning ako, okay lang kasi yun na yun eh. Bakit? Kasi alam nyo ba yung pagiging pastor, prophet, at preacher, nararamdaman yan. Sa sinasabi mo, bakit naramdaman ng woman? Eh, pabira, alam mo, paano nga? Hindi ka naman taga rito, paano wala mang lima asawa ko? May nalalaman ang lingkod ng Diyos na hindi kayang alamin ng mga iba. Amen? At imposible nga. Pastor, hindi na ako papasok, napakahirap. Paano ko nang gagawin yun? Hindi ko na sinabing gawin mo yung ginagawa ng Jesus lahat. Obviously, equivalent. Amen? Katulad ko, ano yung nalalaman ko na hindi sinabi sa akin? Marami. Kasi pag alam yung Bible, makikilala mo ang Diyos, ang tao, at ang sarili mo. Ganun yan. Kaya, minsan, isang karakas pa lang ng muka, di ba? Anong salita niya, tinanong mo,
sagot niya, ilan asawa mo, ilan ang kapatid mo, yan ang madalas lang, isang kalumaki, anong ginagawa mo ngayon, anong edad mo na, tapos anong ginagawa mo sa edad mo, sa lakas mo, basa mo agad yan. Hindi lahat, pero marami kang malalaman dyan. Amen? So, yun yun. So, point dyan, huwag mong ipaanong propeta ka or something. Iba, ganun, the prophet, ganyan. Ano, para maniwala kami? Paniwalain mo kami. Ganun yun. Next. 6:14, of course, John 6, napakasikat din, no? 14. Then those men, when they had seen the miracle of Jesus, did said, this is of a truth, that a prophet should come into the world. So, ganitong kwento dyan, yung iba, hindi pa rin naniniwala. Alam nilang sinabi, pero hindi nila lubusang maintindihan at pinapaniwala kasi wala sila nakitang ganun. Ganyan na ganyan, panunong soluwining tayo, di ba? May ganyan pa lang. Kalala lang nila nagbabahiba yung mga kulto. At iniiwasan nga nila kasi mga baliw eh. Anong pinag-uusapan? Ano? Walang langit, ano? Mga mormon lalo, eh, mormon naman, hindi naman sasabihin sa'yo yung totoo, di ba? Tatago nila yung tunay nilang doktrina. So kaya, pero pag nakakita mo yung soul winning doon, naku, alam na alam yung Bible, ngayon mismo matitiyak ang kaligtasan ko. Eh natiyak niya, wow, totoo pala to, na merong propeta. Amen? Kaya sana nakita natin yung importansya nun na pag andong ka, soul winning kami, soul winning time, kasabi mo, sayang na may oras. Hindi, sayang yan. Sayang oras mo pag di mo ginawa yan. Amen? Okay, wala tayong time. Meron pa akong verse. 7:40. Kayo naman ulit. Ready, go. Many of the people, therefore, when they heard this saying, said, of a truth, this is the prophet. Okay, anong pinagkaiba niyan? Parang ganun din, di ba? Pero hindi na a prophet. John 7. Okay. Parang John 4 din, o yung, ano ba to? So, naipag-usap siya sa mga Hudyo. Okay? So, pero, so, kung titingnan nyo dito, actually, iba dito, hindi naniwala sa kanya. Pero, may naniwala. Okay? Eh, sabi dito, sabi, many nga eh, nang narinig nila yon, sila ay, ito na talaga yun, this is the, yun ang gusto kong ano dito. The, pag sinabing the, definite article, ibig sabihin, may tinutukoy siya. At nabanggit natin kanina sa Deuteronomy 18, may pinangako sa kanilang prophet, ito na yun. So, anong gusto sabihin dito? Of course, marami ngayong false prophets, si Muhammad, at kung sino-sino man yan. Nasa inyong pagpapasya, tingnan nyo rin kasi. Ngayon, kung hindi nyo alam, wala kang alam-alam, maluloko kayo. Ay, sabi ni Kibuloy, siya na raw yung son of God. Siguro, totoo yun. Hindi of a truth yun. Dahil wala nang ibang pinangako. Amen? Wala akong ita sa Bible na isang araw sa Pilipinas, sa Davao, ay merong isang propeta na darating, pinangako, wala, walang ganun. Ang manalo din yan eh. Nagtitake advantage sila sa mga mangmang na Pilipino. Eh, pag isa ka doon, tapos ka na. Amen? Amen. Ang point doon, merong this is the prophet at si Jesus nga yun. Tapusin na natin. Second to the last. John 9. And they asked him, saying, is this your son? Ay, sandali. 9:17. Okay, so ito po yung blind man from the birth, no? So iba, pwede siguro parang nagre-repair lang ng ano, electric fan. Kasi madali mag-repair kasi may electric fan na. Eh, paano kung walang electric fan? Paano mo pa, hindi na-repair yung, parang gagawa ka na ng panibagong, ano, di ba? Itong mata niya, may mata naman siya, kaso pinanganak na siyang bulag. Ibig sabihin, dito yung aalisan mo lang ng katarat or something. Hindi. So kaya humanga sa kanya dyan yung mga tao, lalo yung blind man. Okay? Kaya sabi niya, e ba't yung sinabing,
Gumaling ako, eh, doktor yun. Yun ang tanong ko sa inyo. Bakit prophet? Ba't yun ang binigyan niya ng diin? Kasi may importante yun. Amen? Yung sinasabi mo, sinasabi ng Diyos, sinasabi natin, napaka-importante. At sabi nga sa inyo, minsan yung mga sakit ng iba, minsan problema lang yan, spiritual eh. Pinaramdaman ako, masakit yung ganyan, hindi ako makapag-church. Yung iba, makamatay na. Sino ba? Epaphroditus. Mayroon, muntik-muntik mamatay eh. Lilingkod pa sa Diyos. So, bakit? Dahil yung sinasabi ng prophet, ng Panginoon, sinusunod niya. At hindi problema yung mga malalit na sakit dyan. Amen? Hindi kailangan ko doktor. Hindi, kailangan mo ng prophet. Insan, ganun yan. Amen? Nakaka-relate? Tandaan niya, pag kayo ay nahihirapan mag-church dahil sa kung ano, sino hanapin niyo? Doktor o yung preaching na salita ng Diyos? Depende rin yan, ha? Okay. Pero madalas ay hindi. Hindi mo alam kung paano nagpapagaling ang Diyos. Amen? Amen. Siya nakakaintindi yung mga katawan natin. Napakomplikado niya, pero napakagaling doon paano nag-work, pero ang salita ng Diyos, gumawa nga siya ng kung ano eh, di ba? And he spoke, and then, yun na. Sige, last. Sinatapap ko na lang mamaya, sabi ko, bibilisan ko lang eh. Acts 3. Sino to? Mga preacher dito, si Peter and John, di ba? Yan, okay. So, nagkwento dito si Peter, yan. So, ito na yung after nilang may power ng Holy Spirit again, ha, sa Day of Pentecost. Pero sa mga sinabi niya, kayo na ulit magbasa, ready, go. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me. Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say. Okay, so yun po yung binanggit na dito, isang verse lang. Pero sa Deuteronomy, sinabi pa po yan tuloy-tuloy, hindi ko na binasa kanina eh. So may ano dun eh, kakaiba to, kasi siya daw yung darating na propeta, susundin niya lahat na sasabihin niya siya. Pastor, hindi naman niya sinunod lahat eh. Pero may condition nga yun. Yung mga sumunod, okay, yung hindi, curse. Amen, yan sabi dyan, no? Shall God bless that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. So si Jesus talaga yan. Pag hindi ka naniwala kay Jesus, patay ka, impyerno ka eh. At lalo pag kinalaban mo pa siya. Hindi siya basta-basta. So siya ang the prophet ng Panginoon. So ang dapat sa kanya pakinggan, by the way, sino ba dapat pakinggan natin? Eh ba't siya lang pakinggan? Eh ba't gusto kong pakinggan si Muhammad eh? Akin ba? Bakit? Loko-loko si Muhammad. Hindi, may sinabi rin pa. Puro Diyos nga siya eh. Blessed is the ano. Purihin ang Diyos. Puro ganun yung ano. Pag binasa yung Quran, paulit-ulit na ewan eh. Eh, ba't hindi si Muhammad? Totoo ba si Muhammad? O hindi pala eh. Tagapagligtas ba siya? Ano mag ginawa niya? Bakit ba lumama yung religion niya? Pinagpapatay niya yung mga hindi maniwala eh. Gusto mo ganun? Tagapagligtas ba siya? Ano magagawa niya? Yung sinulat niya, si Jesus ka, wala sinulat eh. Napansin niyo ba yun? Sinulat niya, yung ginamit niya rin yung ibang tao. From the Old Testament hanggang sa New Testament. Kasi hindi siya yung tipong, ngayon po, kaya yung literature, ginagamit po yan ng mga tao, lalo nung dati. Ngayon naman, internet. Ganun po yan, style po niya, alam nila. Na pag pinablish mo yung mga information, minsan yung iba, maniniwala kahit di totoo. Ganun lang, tawag niya propaganda. Basta, i-feed mo lang sila na i-feed ng anong kasinungalingan. Siyempre, dagdagan mo na katotohanan, siyempre. Magkanda, kasinungalingan, kasinungalingan, katotohanan. Sana alam niyo na po yan. Actually, may mga history na tayo dyan. Si Nazi, si Hitler, ganyan siya magaling. Kaya napabilib niya yung mga tao sa kanya. Ngayon, ginagamit pa rin ngayon yung style na yan. Okay? Pero si Jesus, hindi siya basta-basta ganun. Hindi siya yung tipong paniwalaan nyo kung makikiusap sa atin. Hindi. Huwag kang maniwala. Tapos ka. Hindi basta-basta to. Amen? Amen. Basta tinatakot. Again, tinatakot ko ba kayo? Di ba? Minipreach ko lang. Kayo magde-decide bandang huli.
Kung may hindi katotohanan sinasabi ko, kayo huwag na kayong matin. Ganun lang naman yun eh. Pero bandang huli, ang prophet, again, ang Panginoong Jesus. So, anong, balik tayo sa Acts 4. Masabi dyan, hindi pa po tayo nila, kaysa lang po tayo ngayon. But anyway, importante ito, you know? Kaya sabi ulit dyan, dito sa, si Peter pa rin ito, no? Be it known unto you that, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by Him, that this man stand here before you. So, ito po ah, si Peter yung nagpagaling, pero tinuturo pa rin niya si Jesus, kasi alam niya eh, hindi naman siya nagpagaling dahil sa sarili niyang pangalan. Yan ang malaking pagkakaiba ng mga lingkod ng Diyos sa Diyos. Nung si Jesus nagpapagaling, sinasabi niya talaga, ako kasi yung anak ng Diyos eh. Si Peter, alam niya hindi siya anak ng Diyos, anak ng adopted, pero hindi siya nagpagaling. So, ganun din tayo. Ituro natin ng mga tao kay Jesus. Eh, iba naman, ganun din. Kaya nga yung mga pangalan ng born again, ano yun, well, Jesus ganyan, Jesus ganyan. Pero hindi nga lang basta sabing salita at pangalan ng sabi dito. Kaya, exclusive naman yung masyado, talaga. Eh, walang iba eh. Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit upang ating ikaligtas. Ngayon, pwede kang si Muhammad, may sinabing ano din, may magandang konting sinabi, si Buddha, magkaroon kayo kapayapaan sa ibang tao, okay naman yun. Pero yung pinaka-importante, maliligtas ka ba dun? Kaya hindi, si Jesus lang nangahas na mag-proclaim nung kasi totoo. Amen? At siya mismo, niligtas niya kayo sarili niya eh. Makapangyarihan talaga siya. So yung pangalan ng Panginoon, again ha, tuloy pa natin to, pero sa pag-aaral po sa pangalan ng Panginoon, nakikita na, nakikilala natin si Jesus. Amen? So again, sa mga title yan, hindi niya sinabi sa sarili lang niya. Okay? Ako si Muhammad at ako ang propeta ng Diyos. Hindi siya ganun eh. Kung napansin niyo kanina, hindi siya nagsabi. Ang Diyos, si Moses, at ibang tao. So as a pattern para sa atin, tayo maging nawa, mga lingkod ng Diyos, mga preacher, mga soul winner, hayaan nating makita ng ibang tao yun. Kasi ginagawa natin, hindi nila may tatanggi. Amen? Ngayon ang Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita again. Napaka-basic po ito, Lord. Pero pag pinag-aralan talaga namin, nakuha namin, ay perfect namin yung basic, Panginoon. At makakatulong ito, Lord, sa advance naman, sa habang kami nag-aaral, ibang bagay. Even sa mga young people especially, binibuild pa lang din ang foundation ng alam buhay. Nawa, i-build nila yan sa inyo, Panginoon, sa inyong salita, at inyong karakter, at inyong pagka-Diyos at pagkatao, Panginoon. I pray na kayo po ay mag-bless about isa sa gantong bagay, Panginoon, sa aming katulungan at pag-aaral. So, at sa iba sa mga ibang bagay po, Panginoon, sa fellowship mamaya, aming guest speaker, Panginoon, nawa ito ay sagot sa aming panalangin na maayos, Panginoon, ang lilingkod sa inyo, katulad ng pinag-aaralan namin ngayon, at nawa, ipatay namin yung aming sarili. Dahil kami po yung prophet, kami po yung sabi lang namin, dapat namin sabihin, gubayin yung bawat isa, Panginoon, lalo next generation, lalo salamat sa past generation. Paglilingkod nila, Panginoon, hindi din basta-basta. But bandang huli, kayo may taas dapat. So, bilang mga lingkod nyo ngayon, kami po yung mag-focus sa inyong salita. Pangalan ito ng buong katapatan. At ang aming kakainin, Panginoon, basbasan nyo rin. Fellowship mamaya, soul winning, Panginoon, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.